Napakaliwanag! Fake news! Huling-huli ang GMA! Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, puro sinungaling lang. Yun ang bagong tagline ng GMA. GMA, hiniling pala kayo nitong similarity na maghingi kayo ng paumanhin, no? Mag-retract kayo, magpalabas kayo na, oh, sorry po, nagkamali kami, hindi po namin naunawaan itong balita ng similarity. Akala namin yung larawan dyan sa kanilang website ay yun talaga ang huling-huli, no? Dahil napakalakas ng kanilang mga satellite telescope, kitang-kita itong barkong ito na nagkakalat. Eh, kaya lang, yung barkong yun ay hindi yun sa West Philippine Sea, hindi yun sa Spratly, kundi doon po yun nakuha sa may Great Barrier Reef, no? Diyan po sa Australia, no? Si Secretary Teddy Boy Luxin, ay ganun sabi niya, ay fake news eh, fake news. Eh, paano mo malalaman na dumiyan ng tao? Kasi sinasabi nitong similarity, no? Na nakikita daw ng kanilang mga satellite, no? Na talaga pong may mga accumulation daw. Makikita nyo po dito yan, no? Ito po sa picture sa itaas, no? Makikita nyo yung may mga nakaguhit po na bilog, no? Yan daw po, yan po yung mga barko at dyan daw po yung makikita na marami na daw yung dumi ng tao na at dyan po ay makikita na talagang nakaka-apekto ito sa water quality dyan at makakasira doon sa mga marine life, no, sa lalo na po sa reefs, kasi yung reefs po alam po natin diyan po yung mga nagbubuto, no, that is where yung mga isda ay yung tawag na spawning area nila diyan po sa reefs, no. Okay, so punta po tayo dito sa, kasi parang pinapalaki nila na ginagawa daw na kubeta ng mga Chinese ang karagatan diyan sa West Philippine Sea, no? Alam niyo po, sinasabi nila na mga 220 na mga barko daw ang naka-anchor dyan, no? Sa karagatan na yan. May mga kaibigan po ako na dating mga Philippine Navy sailors na nakapunta na dyan, no? At sinasabi sa akin, nako, sabi niya, pag nandyan ka sa lugar, ay akala mo wala ng lupa ang mundo. Kasi napakalawak ng karagatan dyan. Wala kang makikitang lupa, wala kang isla na makikita. Ilang oras ka na nagbabiyahe, ay ganun pa rin po, no? Ay talagang parang kung sa disyerto po, sa lupa, ito po yung ocean talaga, yung lawa ba? Lawa yun ang tawag dyan. Malayong malayo po, ilang oras po bago ka makarating sa pinakamalapit na island, no? Ang ating natural resources, no? A precious jewel ang tawag dyan sa Boracay. Tapos ginaganito nito. At ito nga po ay dahil na tuklasan po ng ni Secretary Roy Simato, no? General Roy Simato, na nako, irresponsible po yung mga negosyante dyan sa Boracay, no? At dito nga po sa pinag-usapan niya, West Philippine Sea, laki-laki ng lawa niyan eh, no? Yung area niya, ng dagat niyan, at alam po natin yung oriente niya ng tubig, eh, naku, ang lakas po niyan eh. Kung may mahulog nga na tao dito na kung anong bagay diyan sa dagat, eh, maya-maya, layo-layo niya dahil ganun po kalabilis at kalakas yung
agos ng tubig diyan sa may West Philippine Sea. That is open sea. Kaya hindi po mapapaniwalaan ito ang sinasabi ng similarity na parang pag kung meron nga, no, at sinasabi naman common practice yan, no? So, hindi naman po sa Boracay nangyayari yan, kundi sa buong bansang Pilipinas, may ganito po nangyayari sa lupa, sa dalampasigan mismo. Kasi alam naman po natin na marami sa mga kapatid natin na mahihirap, ay diyan po nakatira, yung mga bahay nila ay sa tabing dagat. Lalo na po yung mga pamilya ng mga mangingisda, ay yung mga barong-barong nila, ay nandiyan lang sa may dalampasigan kasi yun ang hanap buhay nila. Na bawat araw, sasakay sa kanilang bangka, luluwas sa laot, no, at mangingisda, pag uwi nila, doon na lang sila sa bahay nila, no, malapit yan. Kaya yung doon naman po sa mga ganito pong mga lugar, ay alam po natin walang sewage doon. Nagdudubi po ang mga kababayan natin doon, doon na lang mismo, no? Humuhukay na lang sa may buhangin doon. Humuhukay na lang at doon na lang uupo at magpapalabas po ng kanilang dumi. Siyempre, pagpasok po ng high tide, ay yung mga dumi nila kahit na nakabaon yun sa buhangin, ay tatangayin yun ng dagat. At yun po, nagiging effluent po, yung tawag doon, effluent. Kaya, kung ating pong titignan, no, ay napakalayo naman po itong sinasabi na itong si Liz Kerr, no, na nasa malaking panganib daw ang karagatan dyan sa West Philippine Sea. Dahil kasi sinasabi niya na dumping of human waste ng 200 barko daw dyan sa may Spratly Islands. Ilang tao ba ang bawat ang crew ng bawat barko? 10, 12, hindi naman po yan cruise ship eh, hindi yan yung ilang daan yung pasahero dyan, eh yung mga manggagawa lang talaga, mga tripulante lang talaga ang nandoon, 10 bawat barko. So ano ba kadami ang dumi nila? Ipalagay natin na yung dumi na ay sa dagat na dumi diretso, katulad po sa halos lahat naman eh, no? Halos lahat naman ng mga barko na lumalayag sa mga karagatan po sa buong mundo, no? Ay ito ba ay makakaapekto sa grips dyan sa may Spratly Islands na ganito po na ginagawang malaking issue? Eh bakit hindi po nitong similarity, hindi ito nagbigay ng katulad na report kung ano naman po ang nangyayari sa may Manila Bay? Ah, dito na tayo sa may Manila Bay para mas malapit, no? Para po na masasabi natin na ay aba, mabuti may satellite capability itong similarity at alam natin kung saan mga karagatan dito, yung bodies of water na may maraming algal flow, algal bloom na tinatawag, no? Eh, hindi na kailangan sa Manila Bay, hindi na kailangan ng satellite. Eh, tignan mo lang eh, no? Tignan mo lang dyan ang tubig o i-test mo, ay nako, napakataas po yung tinatawag na coliform level, no? Ito po yung mga bakterya na nagiging sanhi ng mga sakit, lalo na po sa balat ng tao, no? At kung matandaan po ninyo, eh bago po si Tatay Digong, eh nako, yung Manila Bay, yung dyan sa may Baywalk, yung tubig dyan ay napakadubi talaga na pinagbabawalan nga ang pampapaligo doon. Bawal mag-swimming, di ba? Dyan sa may Manila Bay, sa may Baywalk, no? Dahil napakadumi po. Lahat po ng basura ng Metro Manila, lahat po ng dumi sa mga estero, sa mga malapit po sa ilog, sa mga illegal settlers sa tabi ng ilog, ay dyan po yan lahat ininalabas kasi pag agos po ng ilog ay siyempre natatanga yan, daladala yan, no? Itong lahat ng mga dumi ng ilang milyong Pilipino, no? Na araw-araw po ay siyempre hindi po maiwasan, eh talagang magdudumi yan ang mga taong yan, no? Kaya doon po yan, doon po yan parang pinaplash, no? Dyan pinaplash sa may Manila
Bay.